Ano ang mas importante, pera ba, para maabot ang minimiting kaginhawaan sa buhay? O pag-ibig ng minamahal? Sa pelikulang Love or Money na pinagbibidahan ni Angelica Panganiban bilang Angel at Coco Martin bilang Leon, aalamin natin kung alin sa dalawa ang pinili. Pera o pag-ibig? Si Leon ay isang lalaki na may simpleng mga pangarap. Siya ay nagtatrabaho bilang isang waiter sa Dubai. Isang gabi, nang siya ay pauwi na, napansin niya ang isang babae na tila may iniiwasan at nagtatago. Pamilyar ang babae kay Leon. Tumakbo ito palabas ng restaurant at hindi nga nagkamali si Leon sa hinala. Si Angel ang babae na nakita niya. Hinabol ni Leon si Angel sa labas at nagtagpo sila. 3 taon na ang nakakaraan, si Leon ay nagtatrabaho sa isang restaurant sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon nakilala ni Leon si Angel. Siya ay nakikipag-away sa nobyo niya na nanloko sa kanya at nakabuntis ng ibang babae. Dahil sa pangyayari na iyon, naglasing si Angel ng gabing iyon kasama si Leon, at nagka-one night stand sila. Para kay Angel, one night stand lang ang nangyari. Ngunit para kay Leon, iyon ay pag-ibig. GF! GF! Ikaw nga! Pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pagtatagpo, kumain sila sa isang simpleng restaurant. Doon, pinag-usapan nila ang nakaraan at kinumpirma din ni Angel kay Leon na siya ay kabit ng isang mayaman na negosyanteng Espanyol na nagngangalang Enrique. Sinabi din ni Angel na siya ay CEO ng isang events company at binigyan niya ng business card si Leon para makapag-apply ito at ang kanyang mga kaibigan bilang waiter. Pagkatapos ng kainan, umuwi si Angel. Ngunit laking gulat niya nang makita si Enrique na naghihintay sa kanya. Nagbanta si Enrique na sasaktan si Angel kung malaman niyang nakikipagtagpo ito sa ibang lalaki. I don't know what I can do if I catch you with another man, huh? Samantala, hinimok ni Leon ang kanyang mga kaibigan na mag-apply bilang waiter sa kumpanya ni Angel. At syempre, natanggap sila kaagad. Sa isang okasyon na inorganisa ng kumpanya ni Angel, nakilala ni Leon si Enrique. Walang problema sa umpisa ngunit may isang insidente na kung saan hinalikan ng lalaking kaibigan ni Enrique si Angel sa pisngi. At syempre, nagselo si Enrique at sinaktan niya si Angel. Sa kabutihang palad, naroon si Leon upang ipagtanggol si Angel kay Enrique. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, nagalit si Angel kay Leon at inaway ito. Sino ka? Ano ba kita? Wala ka naman, di ba? Noong gabing iyon, hindi kasama ni Angel si Enrique dahil nag-abroad siya. Umiinom siya ng alak habang iniisip ang mga pangyayari. Papunta na sana siya sa kanyang silid ng aksidenteng nadulas siya at nasaktan nito ang sarili. Habang hindi pa nakakalakad at makagalaw ng maayos, si Leon muna ang nagsilbing alalay ni Angel sa mga gawain. Sa umpisa, may pagka-professional pa ang relasyon nila. Pero hindi rin nagtagal ay nahulog rin sila sa isa't isa. Isang araw, nagpunta sa ospital si Angel para magpatingin. Sinabi ng doktor kay Angel na maaari na siyang maglakad muli. At sa gayon, hindi na niya kakailanganin ang alalay ni Leon. Habang nasa ospital, nakatanggap din siya ng tawag mula kay Enrique na nagsasabing babalik na siya sa Dubai. Noong gabing iyon, pumunta si Angel sa apartment ni Leon upang magpasalamat. At nagtapat na rin si Angel na mahal na niya si Leon. At sa gayon, nagpa siya ang dalawa na itago ang kanilang relasyon kay Enrique. Kaya mo ba talaga akong mahalin? Kasi ako handa akong tumulong kung sasabihin mo sa akin kaya mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating bigla si Enrique sa isang okasyon na inorganisa ng kumpanya ni Angel at nakita sina Angel at Leon na magkasama. At syempre, nagselo si Enrique at sinaktan niya si Angel sa bahay nila. Doon, inamin ni Angel kay Enrique na may relasyon sila ni Leon. Iniwan ni Angel si Enrique upang makasama si Leon. Sa umpisa, masaya silang magkasama. Ngunit sa paglaon, nagkaroon sila ng problema sa pera. Si Leon ay natanggal sa kanyang trabaho at si Angel ay may kaso na kinakaharap. Dahilan ang mga ito para mahirapan ang dalawa na makaalis sa Dubai. At ang masaklap pa, ang ina ni Angel na nasa Pilipinas ay may malubhang sakit. Upang matulungan si Angel, sumali si Leon sa isang illegal na gawain na sa kasamaang palad ay pumalpak. Dahil doon, napilitan siyang magnakaw sa bahay ni Enrique ngunit nahuli naman siya. Ginulpi si Leon ng mga bodyguards ni Enrique. Pagkatapos, tumawag si Enrique kay Angel para sabihin ang nangyari at nagtangkang papatayin si Leon kung hindi babalik si Angel sa kanya. If you don't come here now, I swear you'll never see him again. At sa gayon, nagpunta si Angel sa bahay ni Enrique at nakita si Leon na walang malay. Sa huli, pinili ni Angel na manatili kay Enrique para iligtas si Leon. Matapos ang gabing iyon, nagdesisyon si Leon na lumayo.
Bumalik siya sa Pilipinas at naiwan si Angel sa Dubai. Makalipas ang 3 taon, naghiwalay sina Angel at Enrique at bumalik si Angel sa Pilipinas. Pinuntahan niya si Leon sa kanilang bahay at nadatnan niyang wala pa ring asawa si Leon at may sarili ng restaurant. At dito nagtatapos ang ating video para sa pelikulang Love or Money. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Angel, anong pipiliin mo? Pera ba? Para maabot ang mini-meeting kaginhawaan sa buhay? O pag-ibig ng iyong pinakamamahal? Paki-comment ng inyong sagot sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli!